Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ngayong araw na ito, bukod sa ating pagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama at Hiteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Wala nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaan ang kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at binalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita na may magagandang burda at sinuotan ng sandayas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina, pulot-pukyutan at langis
ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag ka sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan pagkat lalo itong pinatingkad na mga palumuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Anupat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinangkin sa lahat ng makita. Makita mo, gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ko ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ko at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang intawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal? Lalaki at babae. At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging
isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makakatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakakapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba ay dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan din natin ang ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Buena Hora. Isang tanong tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa ang ating narinig mula sa mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Isang tanong. Tanong para siluin o subukin si Jesus. Meron po ba sa inyong nakakaalala noong tanong na tinanong ng mga Pariseyo? Taas nga yung kamay. Kakarinig nyo lang, nakalimutan nyo na agad. Sino pong nakakaalam? May price. Alam mo ba? O tatay, sige, likali-dali. Ano yung tanong ng Pariseo? Bilis! Tay, doon ka na lang sa mic. Walang exposure. Walang camera. Ano yung tanong? Ah, wala rin. Hello. Yan. Dapat bang hiwalayan ng asawang lalaki ang kanyang babae sa anumang kadahilanan? Okay. Sige, pwede na. Palakpakan natin si tatay. Mamaya, bigay ko pagkatapos ng misa. Ang tanong ng Pariseo, naaayon ba? Kumpletuhin ko lang. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong kadahilanan? Maganda
himayin natin ang sagot ni Jesus para malinawan tayo sa kasagutan tungkol sa pag-aasawa. No? Balikan natin yung sagot ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, una, binalikan niya ang kasulatan. Kasi ang tanong ay tungkol sa kasulatan. Na ayon ba sa kasulatan? Yun ang tanong. Kaya walang ibang sagot, kundi mula din sa kasulatan. Binalikan ni Jesus at kanyang sinabi, sa pasimula ay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. Sabihin nyo nga po, lalaki at babae. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ay para sa lalaki at babae. Period. Wala nang dinagdag. Bago po mag-react at magalit ang ilan, lalo na sa mga nagsusulong ng kung ano-ano, ito po ay galing sa kasulatan. Malinaw. Ito po ay galing sa kasulatan. Nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. Pangalawa, sinabi ni Jesus, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Kaya dapat ang mag-asawa bumubukod para makapagsama. Bumubukod. Kaya minsan lumalabo ang pag-aasawa o ang pagsasama ay dahil hindi lang asawa ang kinakasama, kundi buong pamilya. Kaya ang labo ng pagsasama ng mag-asawa, kasi hindi lang yung asawa ang kinakasama, kundi buong pamilya, kasi hindi bumubukod. Iba yung nakikisama sa kinakasama. Ha? Magkaiba po yun. Ha? Nakikisama at kinakasama. Yung nakikisama, pinakikitunguhan lang. Ha? Siyempre, bilang parte ng pamilya, kapag ikaw ay nag-asawa, lalo na dito sa Pilipinas, pinakikisamahan natin yung pamilya, yung biyanan. Pinakikisamahan. Pero yung nakikisama o kinakasama, lahat ng bagay kasama. Ulit, yung nakikisama, pinakikitunguhan. Yung kinakasama, kasama lahat ng bagay. Kasama sa pagkain, kasama sa buhay, kasama sa hirap at ginhawa. Ganyan ang mag-asawa. Dapat kinakasama. Pero minsan, dahil hindi bumubukod, baliktad ang nangyayari. Yung pamilya ang kinakasama. Yung asawa na ang nakikisama. Yung biyanan pa ang humahawak ng pera. Hello? Ha? Yung biyanan pa ang unang kumakain. No? Yung asawa, nakikikain na lang. Nakikisama. Paliktad. Ang pag-aasawa, dapat kinakasama. Ang pamilya, nakikisama. Kaya dapat iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Pangatlo, sabi ni Jesus, sila ay magiging isa. Hindi na dalawa, kundi
isa. Kaya ang pag-aasawa ay pag-iisang dibdib. Malinaw po ba yon? Ang pag-aasawa ay pag-iisang dibdib. Ang dalawang tao ay nagiging isa. Kaya hindi po pwedeng magkaiba ang direksyon. Hindi pwedeng magkaiba ang kita. Oh, sweldo mo, sweldo ko. Hindi pwedeng ganun. Dahil ang pag-aasawa, pagiging isa. Sweldo mo, sweldo ko, gagawing isa. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwedeng magkahati kasi ang pag-aasawa ay pagiging isa. Mga kapatid, ito po ang pag-aasawa. Ngunit sa tanong na paghihiwalay, kung ito ba ay naayon sa kautusan, isa lang ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Malinaw na ang kasal ay dalawang taong pinagsama ng Diyos. Kaya't ang paghihiwalay ay hindi gawa ng Diyos, kundi gawa ng tao. Ang pagsasama, ang kasal, gawa ng Diyos. Ang paghihiwalay, gawa ng tao. Hindi pa natapos ang mga Pariseo. Sinusugan pa nila ng tanong. Sabi nila, e bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago ito hiwalayan? Ito yung tinutukoy na diborsyo. Ang pagiging legal na paghihiwalay ng mag-asawa. Ang sagot ni Jesus, dahil lang ito sa katigasan ng ulo ng tao. Kaya ito ipinahintulot. Katigasan ng ulo. Mga kapatid, malinaw ang punto ni Jesus tungkol sa pag-aasawa. Una sa lahat, ito ay gawa ng Diyos. Pagkilos ng Diyos. Ang diborsyo o paghihiwalay, gawa ng tao dahil sa katigasan ng ulo. Kaya't anumang bagay na nagdudulot ng paghihiwalay mula sa isang pinagsama ng Diyos ay hindi gawa ng Diyos. Anumang paghihiwalay ay hindi gawa ng Diyos. Kaya nga, ang mga nagdudulot ng hiwalayan gaya ng away, selos, pagtataksil, pagloloko, pakikiapid, pagnanasa, pangangalunya, pangaakit, pananakit, pandaraya, at kung ano-ano pang gawang masama, lahat ito gawa ng demonyo. Lahat ito gawa ng demonyo. Ito po ang dapat nating iwasan para hindi humantong ang isang pagsasama sa isang hiwalayan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan.
Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tanghanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghiwalay naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya, ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang aming Nuestra Señora de la Buena Hora, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Mahapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na kami aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.